Ating mga panayam, si Dr. Ira Cassandra Castro, siya po ay top 1 sa katapos lang na physician licensure examination. Dr. Ira, maraming salamat and congratulations. Maraming salamat din po, sir. So sa ngayon, feeling natin kasi top 1 po kayo? Super happy po tsaka excited po dahil nabigyan ko po ng karangalan ang mga magulang ko, pati na rin po ang school na pinagmulan ko at tsaka yung probinsya ko po. Paano mo nalaman na ikaw ay pumasa at nag-top? Nalaman ko lamang po na pumasa ako nung nag-chat na po yung mga kaklase ko sa group messenger po namin na, oy, top 1 ka, 100% po kayo, pumasa po kayong lahat. So anong naramdaman natin noon? At first po, parang hindi po ako makapaniwala na top 1 po ako kasi napakahirap ng examination. So in-aim ko po talaga na mag top notcher, pero nung after po ng exam, parang nawalan na po ako ng pag-asa kasi talagang super hirap po ng exam namin. So, yung pagiging top 1 po, hindi ko po in-expect. Dr. Ira, nalaman namin na hindi pala yun ang talagang kunin mo noon, nag-enroll ka sa MMSU. Paano ka naging nakapasok sa medicine? Bale po, yung gusto ko pong kunin noon is business administration or accountancy, pero sa UPCAT po kasi, biology po ang nilagay ko. Tapos nung nakausap ko po yung isang professor sa Mariano Marcos, si Sir Herdy, sabi niya, oy, biology pala yung kinuha mo sa UPCAT, bakit hindi ka na lang mag-biology sa Batac? Kasi maganda naman yung program doon, maraming foreign teachers na ini-invite doon, foreign experts sa biology. So yun po, parang doon po ako nag-decide na gusto ko nang mag-take ng pre-med na biology. And after po ng biology, sakto din po kasi na nag-start na po yung College of Medicine sa Batac. So yun po, parang as a continuation of my biology course, nag-decide po ako na pumasok din po sa College of Medicine. Nalaman namin na since elementary, secondary, kayo ay valedictorian at nagtapos kayo sa biology bilang summa cum laude. So, yun po ba yung dahilan kaya ka na-pressure? O may pressure ba na kumuha ka ng medicine? Actually po, yung pressure po na kumuha ng medicine, wala naman po. Pero yung pressure po talaga ay yung mag-top sa board exam. Kasi yung mga naunang batches po, bale third batch po kasi kami sa College of Medicine namin. Yung mga naunang batches po, each po sa kanila may top notchers, tapos 100% po palagi. So hindi lamang po ako ang nape-pressure, pati na rin po yung mga kasama ko talagang nape-pressure po sila na mag-aral talaga ng maigi para ma-continue namin yung 100%. And of course, isa po ako sa pinakaunang mga Latin honors sa College of Medicine. So ina-expect po kasi ng marami na kung kaya naman ng mga mas naunang batches na may mag-top, parang mas kakayanin ko dapat. And so yun po talaga yung naging experience ko, parang naging nakita kong mahirap na i-cope sa akin kasi very pressured po ako. Parang nagre-review pa lamang po kami, parang inaabangan na po nila yung pangalan ko talaga. So very very pressured. At nagkatotoo naman. Salamat po sa Diyos at nagkatotoo din po. So anong balik natin kuning specialization, Ira? Bale, internal medicine po. Pero mag-a-academ po muna po siguro ako tsaka mag-doctors to barrio po. So scholar ka ng PGIN at saka sa school? Yes po. First 3 years, an academic scholar under Mariano Marcos State University. Yung kailangan mong magkaroon ng at least an average of 1.75 po na grade para maka-avail ng scholarship na yon. And then nung naipasa na po yung scholarship sa PGIN, yun na po yung in-avail ko po. Nung malaman mo nag-top ka, anong sabi ng parents mo? Paano mo sinabi sa kanila?
Actually, hindi ko kasama yung parents ko nung nalaman po namin yung news kasi galing po sa Baguio din po yung nanay ko kasi may meeting po sila doon. So, sa messenger lang po talaga na nag-communicate po kami. Marami na po bang tumatawag sa'yo? Balita ko wala ka pang tulog. Maraming tumatawag, nag-i-interview. So, hindi ka pa parang nakapag-sync inyo yung magandang balita para sa Ilocos Norte? Opo, sir. Actually, ang dami-dami pong nagme-message. Parang hindi ko na po mabasa isa-isa at ma-replyan po ng isa-isa. So, yun po. Parang very, hindi pa po talaga nagsisink in po sa akin. Parang nananaginip pa po ako. So, anong mensahe mo sa inyong mga magulang? Ang mensahe ko po, maraming salamat po dahil sa pagpapalaki nyo sa akin. And ang gusto ko pong ipagpasalamat sa aking mga magulang ay hindi po nila ako pressure na mag-top. Parang yung mga magulang ko never po nila akong sinabihan na mag-aral ng mabuti. Parang we just did. Parang implied na po yun sa amin na mga anak nila na mag-aral kami ng mabuti kahit hindi na po nila sinasabi sa amin yon. So pati po yung mga kapatid ko vying for magna cum laude silang dalawa, yung mga kapatid ko. So yun po, our parents are really a gem for us. Dr. Ayra, sa mga viewers po natin sa Balitang Ilocos, wala kang mensahe sa mga gusto rin maging doktor? So ang masasabi ko po is always believe in yourself. Dapat magpursige po. Hindi na po hadlang ang pagiging mahirap para maging isang doktor dahil marami po tayong scholarships na pwedeng i-avail. And maniwala po lamang tayo sa ating kakayahan at sa kung ano ang pwedeng ibigay po ng Diyos sa atin.